yun po ang pinagmulan, kaya nagkakaganito siya. Ito po si Mr. Velasco, nasa telepono na ako sa atin. Mr. Velasco, andito po sa aming studio ngayon si Miss Doreen Acosta, dati niyo pong girlfriend. Papa. Sir, bakit ka lang? Ba't yung pinapakalat yung sex video niyo? Wala po ako pinapakalat sa sex video, sir. Kahit mag-search po kayo sa internet, wala po kayong makikita kahit anumang related sa aming dalawa na video. Hindi niya po kayo patunayan niya. Kaya ko po patunayan sa inyo na wala po ako pinakalat. Kasi wala na po yung sex video, binura na po ng asawa ko. Okay, yun. Binura na. Binura na ng missis niyo. Yes, opo. Pero dati meron. Dati po meron. Kaya yung kumeron man po kami, hindi ko po siya pinilis sa mga video niyo. Kaya nga po, sir, bakit niyo po? Kaya sir, bakit yung pinakalat? Wala po ako pinapakalat, sir. Kung may pumalat po, sir, hindi sana sinigat na yun. Alam niyo naman po, gata kabilis ko sinigat ang mga message video. Hindi ko maalat, pero pinasa mo na nga kay Joe, di ba? Pinasa ko picture lang. Oh, tapos ano bang salita mo kay Joe? Anong salita mo kay Joe? Kapag kumalat yun, siya yung magiging, siya yung magiging cause. Na hindi mo nga naisip na baka kumalat yun kasi nga. Ang mangyayari nun, alam naman naman yung plano mo eh, kaya mo pinasa kay Joe yun. Ang gusto mo mangyari. Eh baka mamaya, ikaw yung magkalat, tapos ang gusto mong mangyari, siya yung sisisihin ko. Yung mga wala kayong pinag-aralan. So? Una, pinasa ko yung picture niyo, picture mo. Para ibigay ko. Ano? Picture kong ano? Sige, sabihin mo. Anong klaseng picture ko pinasa mo? Eh, yung picture ng video mo, yung mga video. Oh, diba? Bakit mo kailangan gawin yun? Okay, so, sir, excuse me. So, inaamin niyo, sir, na kayo po'y nagpasa ng video ni Doreen sa kaibigan nyo at yung video na yun ay malaswang video? Screenshot lang po yun. Kaya nga po, screenshot. Business, sinabi niya video eh. So ano po yung laman ng video na yun, sir, na pinasa niyo sa friend nyo? Yung medyo malaswang ako, pero pinasa ko po yun sa kaibigan niya. Kaibigan po ni Doreen, hindi ko po kaibigan niya. Regardless, sir, pag pinasa niyo po sa ibang tao, right there, a crime has been committed. Pasok po yan sa anti-cyber crime. O, pero, pwede pong, yung video, pinasa ko po yung picture, hindi ko po pinagkakalat yun. Hindi, kaya nga, sir, regardless na hindi niyo pinagkalat, sir, the fact na yung pong video niya na malaswa na pinasa niyo po sa ibang tao, pasok na po yun sa kasong anti-cybercrime. Okay po. At kahit na po yun ay nabura na, sir, pero kung nakakuha po si ma'am ng screenshot noon at ebidensya, yun po'y pwede nang gagamitin na para kayo po'y masampa ng kaso. Okay po. Ma'am, meron pa bang ebidensya noon? Opo, meron po akong ebidensya ng conversation ilang pinasa niya yun. So, doon pa lang, sir, meron ka ng kaso. Okay po. Pero, sir, di ba dapat po yung asawa ko na magkaso sa kanya dahil sa yung, yung asawa po kasi yung tao, siya po yung sumisira sa pamilya namin. In the first place, sir, meron kang asawa, ba't ka pumato sa kanya? Kasi nga po, mahaba po kasi story. Nung isa po, nakilala ko lang siya na mayroong anak, tapos wala akong tumutulong sa kanya. Ayun, ganun po akong naging story. Kaya sir, bago mo siya sisihin, sisihin mo muna sarili mo. Pangit yun, sir, eh. You're not being fair. Sinisisi mo si Doreen. It takes two to tango, ika nga. Pareho kayo may kasalanan dito. Hindi lang po siya. Opo. So pangit naman po yun, sir. Alam mo po yung mga magigalan. Opo, sir. At least kayo, sir, nagkaigin na kayo ni Mrs. Pero ang inaano po kasi na sa akin, sir, eh, tinatakot po siya. Wala po panalakot na nang gaganap. Kasi wala na nga po kami. Oh, hindi panalakot yung sinasabi mo na antayin ko yung ganti mo? Ha? Hindi panalakot yun na sige, antayin mo yung ganti ko, yung ganti mo? Na tignan ko na lang kung ano yung mga gagawin mo? Anong klaseng salita yun kung hindi pananakot yun? Depende sa isip ng tao yun. Ganyan ka nga mag-isip. Lagi sa'yo wala lang, di ba? Ano ba problema mo ba? Wala na nga tayo. Wala na nga tayo. Ayun na nga problema ko. Wala na tayo. Bakit hindi mo na lang ako tigilan? Sinabi ko pa sa'yo, bakit hindi ka na lang maging normal couple na? Pwede namang move on na lang po, di ba? Wala nang ganong kaso ginawa mo na eh. Patagal na tayo muna, di ba? Ikaw nga lang bigla na sinabi ko sa'yo, sinabi ko sa'yo yan. Sabi ko sa'yo, huwag mo akong pilitin. Sabi ko wala nang balikang magaganap, wala nang ganon. Okay. Paano na sabi mo ngayon, ayaw kong pinigil. Okay, sandal po sir, ma'am, makasingit. So, ano po talaga ang pinaka-problema ngayon? Kasi sabi po ni sir, burado na raw po yung mga videos na yon. Pati misis niya, binura na raw po yung mga videos na yon. So, ano pa po yung reklamo? Bukod pa dun sa meron ka ng ebidensya, na inamin naman niya, may screenshot ka na pwede natin pasa sa CIDG. Ano pa po?
Ayun po, gusto ko kasi bukod po doon sa cellphone niya, meron pa din po siya sa USB. So, hindi ko din po alam, hindi ko din po talaga sure kung meron pa po siya sa ibang something okay. na pinag-alaman. Ma'am, yung nasa USB niya, hanggat hindi niya po yun ipinapakalat, wala pa po tayo pwede may kaso sa kanya. Kailangan so, hintayin natin. Unfortunately, we have to wait until such time na yung po yung kumalat. Pag hindi pa yung kumakalat, hawak pa lang niya yun, then walang case doon. Again, kanina pong sa taba, sinabi ko ito, sasabihin ko ulit sa inyo, ma'am, pasensya na ha. Hindi ako magsasawa, ulit-ulitin ko ito, lalo sa mga kababaihan. Mas kinaasawa niyo po, boyfriend, live-in partner, wag na wag ko kayo pumayag na kinukunan po kayo ng ubot-ubot kung naliligo at gumagawa ng kalasuman o nagsisex kayong dalawa na binibidyohan po yung inyong pagsisex. Don't do that. Kasi darating ang time, kaya nga tulad nito, the damage has been done. Diba? Pwede ka naman tumanggi, ma'am, kahit na anong pagpipilit niya, kung ayaw niyo, wala siyang magagawa. Kung talaga napupulit siya, leave the room. Yell, shout. Diba? Pwede kang sumigaw, nirarape ako. Diba? Kasi that would be tantamount to rape, as a matter of fact. Kung ikaw ay pinipilit kanyang kumaran at puna ng video and you're resisting, that is attempted rape. Diba, ma'am? So, yun po. Sorry, ma'am. Gusto. Ito para sa mga ibang kababayan din, hindi lang sa inyo. So, anyway, ano pa, ma'am, ang issue kay sir? Wala, ayun lang po. Gusto ko lang po talaga mawala lahat ng video tapos... So, well, sa ngayon, ma'am, kung meron man siyang hawak sa USB, hindi natin siya pwedeng kasuhan doon. Unfortunately, we have to wait hanggang sa yan ay kumala. So, sir, meron ka ba mga video sa USB niya ng mga malalaswa? Wala na po, sir. Hindi ko na lang po lahat ng asawa ko dahil, siyempre, una-una, magagalit yung babae pag nakakita ng ganun, lalo na asawa natin, di ba, sir? Okay. Buti saan, hindi ka binatukan ng misis mo? Ay, binugbog po ako, sir. Okay. Ang ito nga lang po, sir, sinasabi ko rin sa Kedorin, tapos ano siya nagaganyan, pinag-isipan niya muna yung maitutulog kasi siya yung mas lalabas na kawawa ko dito kasi di asawa ko. Tapos, ang asawa ko, matagal nagigil sa kanyang ipatuloy po rin siya, sir. Okay. Nakapiyater siya din sa lugar nila, tapos marami sila explanation na kung ano-ano. Iba, sir. Apo. Sir, may sir. May anak din si Dorin, nakakawa rin yung bata. Yes, sir. Yes, sir. Naintindihan ko po, sir. I can really appreciate that. Yung concern mo sa family mo, sa anak mo. Pero, who is the root of the problem? Ako po, masasabi ko meron po akong pagkakasala dyan dahil nga po nagkaroon kami ng relasyon. Kaya nga po? Hindi ko naman din po binusto kasi ng mga panahon na yan, tinutulungan pa lang din siya dahil nga walang tumutulong sa kanya bagong panganak siya tapos iniwanan siya nung nakapagin sa kanya. Okay lang yan, sir. Inaangahan kita. Gusto mong tumulong, okay? Matulungin kang tao. Pero sir, wag naman po to the extent na nagkaroon nga kayo ng illicit affair, illicit na nga po yun, tapos bababuhin mo pa siya, ipopost mo pa. Hindi, sir, yung ipinasa niyo po, sir, sa kaibigan niya, yung kanyang malaswang picture, yun po, sir. Yung picture lang po, yun ang maliliit na pag kanila kaya mo po, hindi rin na makikita ng, ano, para mostly walang mga, hindi po masyadong kita yung mga mukha. Gusto mo ba pakita ako? Ha? Gusto mo pakita ako? Eh, huwag dito. Eh, ikaw din lang bumasyo sa sarili mo. Huwag dito. O, tignan mo. Eh, ba't ngayon hindi ka nagagaganyan ka? Ha? Kaya nga, pagka pinakita mo yan, hindi ikaw na nagkalat, hindi na ako. Ayun lang hinahanap, pinapoyin ko sa inyo. Sinasabi mo, hindi kita eh. Ayun lang nagkakalat yan, hindi na ako. At ma'am, curious na ako. Wala po bang punto yung sinasabi? Excuse me. Siya ba ang nag-request noon na sinabihan ka na, o, Dorin, mag-ubad ka, pipicture lang kita? Was that yung ayaw po talaga, pinag-awayan na namin yan, sabi ko sa kanya. Paano nga po, ma'am? Huwag pong siya ba nag-request? Opo. Gusto niya po yung ganyan, parang hindi pa po siya satisfied sa ano. Gusto ano yung po? Sabi niya, mag-ubad ka, pipicture lang kita? Actually, while doing, ano po? Yung sariling sika. Ba't ka pumayag? Pinag-awayan lang po namin yan, sinabi ko sa kanya, ano, tanggalin niya na, burahin niya na, sabi niya sa akin. Bakit okay. ba? Ano bang ano yun? Di sa akin lang naman to, pang personal ko lang kapag ano, ganun. Mali. Ganun yung sinasabi maling, niya. Mali, sobrang galit, mali. Lagi po siyang nagagalit. Okay. Maski naman, wala naman siya magagawa kung talagang ayaw to. Pwede ka naman, sabi ko na kanina. Tapos yung may yung bago pong ibang picture, meron pa po pala akong bagong picture sa kanya na hindi ko din po alam. Gumawa po siya ng dummy account tapos ang lakas pa talaga ng loob niya, pinagaad niya yung mama ko at saka mga kapatid ko. Kung ano-ano po yung pinapost niya na about sa akin, tinatag pa po talaga yung mga kapatid ko at saka yung mama ko. Tapos dinamay pa din po niya yung anak ko.
sabi kung ano-anong sinasabi. Hindi kaya ma'am yung wife niya yun? Michael hindi, Cuomo? Siya po talaga. Kasi bago niya po i-post yung pinakita niya pa sa akin. So, sir, bakit pati yung... Kung ano po, kung ano-ano po ko pinagkakot. Sir Marlon, sobra naman ata yun, pati anak niya po, dinamay niyo. Grabe naman, sir. Ay, itong sistema. Ang usapan naman niya, sir, ipangangyan siya ng chat ito na, ano sabi ko, sinabi niya po na, sa akin na, gusto mo ba i-damay po, i-damay mo pa yung anak ko, sabi ko, gusto mo ba? Ganyan lang sinabi ko, sir, pero hindi ko dinadamay yung anak niya. Oh, talaga? Pero kailangan yung bata, sir, kung gusto mo i-damay yung bata, sir, kaya yung ganyan, dati hindi ko gagawin, kasi na may binagaralan po ako, kasi anak din ako. Ganito pong gagawin na lang natin, ma'am. Gusto niyo pong magsampa ng kaso tungkol doon sa hawak ng ebidensya na pinasin sa friend niyo sa Santa Santa Crime. Maliban na lang kung mapag-usapan niyo ito ng maayos ni Mr. Velasco, sabi ko nga palagi rito, kung walang reklamo, walang kaso. Ikaw ba, sir, willing makipag-ayos na lang kay Mr. Ako, kay Ms. Acosta para hindi walang kaso? Willing din nga po ako marating ng kaso ng isasampan niyo sa akin kaso. Willing din kami magsampa ng kaso niyo sa kanya. Ano po? Hindi po ako nakapagay sa kanya, sir. Okay. Well, choice nyo po yan, sir. Karapatan nyo po yan. Pero, sir, kasi dahil pumunta siya rito, then yung hawak niyang ebidensya, yun po ay isasabit po namin sa mga kinauhulan para makapagsampa siya ng anti-cybercrime case against you. Now, kayo po, kung meron kayong kaso isang palaban sa kanya, then go ahead. Kung si Mrs. nyo po, kakausapin nyo para magsampa ng kaso labang kay Doreen, then go ahead. She can do that as well. Ma'am, punta na ako kayo doon sa kabilang booth. Sasamahan po namin kayo sa ADG para magsampa ng kaso. Kasi sabi niya, hindi rin siya magpag-ayos sa inyo. Then, alindigan natin yung pagpupunta sa PNP para mag-file ng case. Or we can do a direct filing na diretso na tayo sa fiscal's office. Okay? And be ready na baka totohanin niya yung banta niya na yung wife niya magsasampa ng case. Expect ko na po yun nung once na nag-away po ka. Pari ng kaso. Bakit ang pinapailan mo lang, Ruma, trust me. You just need a good lawyer. Okay? Guys, tapos ko nang panoorin yung video. Yun nga, about sa ex niya nagreklamo, hindi makamove on. So, pinakalat yung sex video. Unang-una, palaging sinasabi ni Idol Raffy na wag kang papayag na bibidyuhan ka na hubot-hubad. Or kung nagsisex kayo, or alam mo yun, nag-ipagtali ka, then bibidyuhan ka. Palagi niyang sinasabi yun. And I agree with him. Nasa sa'yo naman yun if papayag ka o hindi. Pero at that moment, syempre, kayo pa, tapos you are in love with each other, syempre, boyfriend mo, tapos mahal na mahal mo, so papayag ka talaga. Pero sana, sa lahat ng mga nakapanood ng video na yun, or ng video na to, sana next time maging lesson yun sa inyo, mga lalo na mga babae, na huwag naman kayong ano, huwag kayong papayag na kukunan kayo ng video, tapos at the end, like, lalo na pag ano, boyfriend at girlfriend pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa, or kahit na mag-asawa kayo, yun nga, boyfriend, girlfriend pa lang kayo, tapos pag nagsisex kayo, nagpapakuha ka ng video, tapos at the end of the day, maghihiwalay kayo, kasi magre-reklamo ka, eh sino bang talo? Di ba kayo rin din yun, binibigay yun ng kaihihan yung sarili nyo? Pinapakita nyo sa buong mundo. But yun, sana huwag kayong padalos-dalos sa mga ginagawa, lalo pat ganyan na may mga anak kayo. Kasi hindi lang kayo yung affected niyan, lalo na makikita yan sa ano, may nagre-reklamo kayo dyan, makikita yan sa buong mundo. Syempre yung mga anak nyo, mga bata pa yun, paglaki nila makikita yung ganyan, makikita yung reklamo nyo, may mga ganyang kalaswaan na ginagawa nyo, ano nang isipin ng mga bata, kawawa yung mga bata, di ba? Hindi lang emotionally, syempre ano din yun, baka pagdating sa school, pag napanood yung video, mabully sila, dahil dyan, so di ba, kawawa yung mga bata, dapat isipin nyo yung ganun, pero anyways,
who am I to judge other people? Syempre, hindi ko naman masasabi na if you are in that situation, syempre hindi mo na alam yung gagawin mo, di ba? Still, I salute Idol Rafi because tinulungan niya talaga si girl. Sana ma-solve yung kaso niya. Or sana ma-solve yung problema niya, di ba? Si kawawa naman siya. Lalong-lalo na yung anak niya, kawawa talaga kasi syempre bata pa yun. Tapos, yun nga, at the end of the day, hindi lang kayo yung affected. Mas affected lalo yung mga bata. So, yun lang guys. Thank you for watching again. For my reaction. Wala naman talaga akong reaction. Anyways, gusto ko lang siyang panoorin. Tsaka magsabi ng konting comments. Well, sinabi na naman lahat ni Idol Rafi. So, yun lang. Thank you for watching. Bye. See you in our next vlog.